So yun, magandang araw guys. So ngayon meron naman tayong bagong tutorial. So ang ating tutorial ngayon ay tungkol sa pagre-reformat ng laptop or desktop computer. Okay, so alam ko na gusto nyong matutunan kung paano ang mag-reformat ng ganito ano. So bago yun, pasok muna tayo. Intro. Okay, so bago tayo magsimula, kailangan nating malaman kung ano yung mga kailangan nating gamitin sa pag-re-reformat. Ano-ano ba ang ating kailangan? So ang unang-una natin ay yan. So kailangan natin ng isang USB or flash drive. Bakit natin kailangan ng USB o flash drive? Kasi dito natin nilalagay yung ating pang-reformat. So gagawin natin siyang bootable device. So mamaya ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng bootable device. So yan ang ating topic ngayon, ano, paggawa ng bootable device para tayo ay makapag-reformat. So ang ating next session dyan ay application na tayo ng ating pag-re-reformat. So ano ang ating kailangan? So kailangan natin itong Rufus application, ano. So ito ay free na na-download sa kanilang website. So ibibigay ko ito sa ating description ng kanyang link para ma-download nyo itong Rufus na ito. Okay, so simulan natin. Open natin itong Rufus. Open. Then okay, so yes lang natin. Allow natin yan. So no na lang natin. So kung i-update ito, so no lang natin. Okay, so ito na. Kapag na-open natin yung application na Rufus, ito ang lalabas sa kanya. So, nakalagay dito, device properties. Ibig sabihin, ito yung flash drive na ating ginamit. So, siya ay nakasaksak na sa likod. Okay? So, yan. Ito yung USB or flash drive natin. So, siya ay may pangalaw Windows 7. So, ang kanyang capacity is 8GB or gigabyte. Okay, then boot selection. So kailangan natin ay this or ISO image. So yun ang pipiliin nyo, ha. Huwag nyo itong pipiliin, okay? So ibang sa iba natin yung ginagamit, yung non-bootable pre-DOS at itong this ISO image. So ang ating pipiliin para tayo makapag-reformat ay itong this or ISO image. Then select. Okay. So kailangan natin na natin ng isang ISO installer. Okay? So, ito yung ating installer. So, dapat bago kayo mag-reformat, naka-download na kayo nito, ano? Ng, ito ay Windows 7, yung ating OS natin, operating system. So, dapat na-download nyo na ito. So, dapat ISO din ang kanyang format. So, kapag atin siyang in the properties, so, makikita nyo yung kanyang file. Type of file ay ISO. Ayan, okay po. So, dapat po siya ay ISO. So, dapat yun yung kanyang file type. Okay? So, yan. So, balik tayo dito sa Rufus. So, kapag na-select na natin tong this or ISO image, click select. And then, piliin natin ngayon yung ating ISO file. Okay? So, kung Windows 7 ang inyong laptop or computer, Windows 7 ang i-download nyo. Kung Windows 8 or 8.1, so, yun ang inyong i-download. At kung Windows 10, yun naman ang i-download yun. Okay? So, tayo ngayon ay gagawa ng Windows 7 Service Pack 1. Okay? So, yan. Then, select and then click open. Okay. So, ngayon, lalabas na ngayon yung pangalan ng inyong sinelect na ISO file. Okay na siya. Then, dito naman, ang pipiliin natin ay Standard Windows Installation. Ano? Hindi tayo pipili ng Windows to go. Okay? So, ang pipiliin natin ay Standard Windows Installation. Okay. Next, sa partition scheme, so, meron naman tayo ngayon ditong dalawang scheme. So, yung MBR at itong GPT. Okay? So, itong MBR, ito ay dun sa mga lumang laptop. And then, itong GPT ay dun sa mga makabagong laptop. So, paano malalaman na MBR or GPT ang laptop mo?
So kailangan mong pumunta sa BIOS setting, okay? Diyan sa BIOS setting na 'yan. Makikita mo 'yan kung siya ay UEFI or kaya naman ay GPT, okay? So doon. So ngayon pipili tayo ng itong MBR, okay? So ngayon, next natin ay ito. Volume label. So ito naman ay pangalan ng magiging USB or flash drive mo, ano. So pangalanan natin siya ng Windows seven. Okay, Windows 7 OS. So para hindi tayo nalilito, halimbawa may tatlo tayong flash drive na pang reformat, na pang Windows 7, pang Windows 8, 8.1 o kaya ay Windows 10. So yun, yun ang ating pwede natin siya pangalanan para hindi tayo malilito kapag atin siya gagamitin, okay? So kapag napangalanan natin yan, then files system. So yan lang, so wala naman tayong ibang choice. So NTFS, and then yan. So default, wala tayong gagalawin sa cluster size, i-default lang natin siya, okay? And then the status is ready. So kapag ready ng status, we can now start making our ISO file, ano, bootable ISO file, okay? So let's click start. Okay, so nakalagay dito ROFU. So warning, all data on device Windows 7 will be destroyed. Ibig sabihin, kapag ginamit natin yung USB na yon na bootable device, lahat ng laman niya ay buburahin ni ROFU, ano. Kasi kailangan malinis yung flash drive bago natin siya magawang bootable device. So to continue with this operation, click OK. To quit, click cancel. Okay, so kasi wala naman tayong importante files dito sa flash drive na ating ginamit, click OK. So kapag OK na, yan na. So makikita nyo, on process na siya, ano. So kailangan natin siyang hintayin, okay? So hihintayin natin siya. Okay, so yun, lumalabas na. Ibig sabihin na delete na yung files ng ating flash drive. Kaya ito ay na-detect ulit ng ating pandadome. Okay, so natanaw muna natin kasi nagagawa naman tayo ng bootable device. So hintayin natin siya hanggang sa maging 100%. So habang tayo naghihintay, so please like our video, share to our friends, and please subscribe. So para maging updated kayo sa ating mga upload na video. So madami kayong matututunan. So i-upload natin lahat dito, yung step by step kung paano ba mag-reformat ng isang laptop or desktop. So in this video, ang atin lang munang ipapakita ay ang paggawa ng bootable device. Isa ito sa pinaka-importanting paraan para makapag-reformat tayo, okay? So kapag wala kayong bootable device, reformat, ano, so kailangan nyo talaga ito. So dati ang ginagamit natin ay mga CD. So dahil wala na ngayong CD-ROM yung mga computer o laptop, so ang ginagawa na lang natin ay flash drive. So mas madali siyang dalahin, ano. So napakaliit lang, and then madali siyang gawin, hindi katulad sa CD, magbo-burn ka pa, ano. So kada gawa mo isang CD, so sa flash drive pwede mo lang siyang i-format. Pag na-format na, so pwede ka na ulit gumawa ng bagong bootable device, ano. So kaya mag-subscribe po kayo para maging updated kayo sa ating reformat series, okay, or clean installation series. So ituturo ko po sa inyo ang from the very start hanggang sa dulo, ano, kung paano mag-reformat. So the proper way of reformatting laptop or desktop computer, okay? So hintayin po natin. So medyo matagal po ito, ano. So medyo matagal maggawa ng ISO file. So ito po ay nasa 10 to 15 minutes, ano po. So depende pa rin po sa ating computer. Isa pa nga po pala.
So dapat alam natin kung ano ba ang bit or architectural structure ng ating computer. So paano mo malalaman kung siya ba ay 32-bit or 64-bit? So ganito po. So habang hinihintay natin ito, ilagay natin ito sa side. Tuturuan ko kayo kung paano natin siya malalaman kung siya ba ay 32-bit or 64-bit. So kasi baka magkamali kayo ng ginawa, ang inyong computer o laptop ay 32-bit, ang na-install nyo ay 64-bit. So hindi po yung gagana ano, kasi hindi yun tatanggapin ng system ng computer nyo. Pero kung ang laptop nyo naman ay 64-bit, pwede ka naman mag-install ng 32-bit. Ano, tandaan yan ha. Kapag 32-bit ang laptop mo, hindi siya tumatanggap ng 64-bit. Pero kapag ang laptop mo ay 64-bit, tumatanggap siya ng 32-bit. Okay? So, yun yun. Okay, so paano natin malalaman kung ang ating laptop or desktop ay 32-bit or 64-bit architecture? Okay, so dito, makikita mo, mag-open tayo ng folder. Okay, so open tayo ng folder. Ayan, so folder. So ngayon, mapunta tayo dito sa this PC. Ano? So kapag andito tayo sa this PC, ha? Pindutin natin itong system properties. Okay? O kaya naman, i-right click ito and then properties. Then wait natin. Okay. So ito ang specs ng ating computer. So makikita mo ang ating ang ating Windows Edition ay Windows 10 Pro. Okay? And then the system natin, ang ating processor ay Intel Core i5 7th Gen. Okay, with a clock speed ng 3 gigahertz. Then ang ating installed RAM ay 16 gig or gigabyte. Then ito, dito natin siya makikita kung ano ang processor mo, kung anong structure ng kanyang processor. So system type, so 64-bit. Okay, so kaya ang ating dapat dito i-install ay 64-bit na operating system. So dito naman, yan, makikita mo time 64 base processor. So yan. So kapag ang ininstall mo dito ay 32-bit, ganito mo makikita mo dyan. So system type 32-bit operating system time 64 processor. Ibig sabihin, yung processor mo is for 64-bit, pero ang operating system mo ay 32-bit. Ano, naintindihan? So yun yun. So kaya bago kayo mag-reformat, ay ang unang-unang gagawin natin ay tingnan ang structure o architectural structure ng inyong laptop, kung siya ba ay 32-bit or 64-bit. Okay? So, yun. Napaka-importante niyan. Kasi kapag mali ang inyong nailagay, so hindi, pwedeng hindi kayo makapag-reformat. So, iisipin mo, sabihin mo, ano ba ang naging problema ko? Sinunod ko naman yung nasa video. Ano? So, lahat ng paraan ay aking ginawa. Ngunit, ganun pa rin. Ano, yung nag-e-error kumbaga. Kasi nga, na makikita nyo na yung structure ay mali. Ano? So, dapat bago mag-reformat ay tingnan muna natin ito. Okay? So, yun. So, tandaan yun ha. Huwag kakalimutan. Okay, so yun nga. So makikita nyo ito, ang ating ginawang bootable device. So ito diba natin nilagay Windows 7 OS. Okay, so yun na yung nirename nya. Nirename na yung ating flash drive. So yan, nasa 51% na tayo. So sabi ko sa inyo, matagal talaga to. So again, so please subscribe, like and share po ang ating video para po mas madami pa tayong video o tutorial na ma-share sa inyo. Ano po, so maraming salamat po sa panonood. Okay, so hintayin na po natin, na lang muna natin itong matapos. Okay.
Okay, so yan, tapos na yung ating bootable device. So makikita mo kapag tapos na, puno na yung kulay green, and then nakalagay na ay ready. So huwag mo na yung i-start yan kasi ulit yan ano. So ang gagawin mo, close na, okay? So yun. So after nun, ayan, so makikita mo bigla nagbago yung ating size ano. So ang print na lang niya ay 1.74 GB. So yun. So sa next video natin, ipapakita natin kung paano naman gamitin itong bootable device na ito ano. So ituturo natin yung BIOS setting, paano i-play itong bootable device na ating ginawa. Okay, so yun lamang at maraming salamat sa panonood. So please subscribe, like and share our video, and that's all. Thank you guys.